100 million para sa isang piraso ng tinapay. Paano lumakas ang Germany pagkatapos matalo sa World War I? Isipin mo munang nakatira ka sa Germany noong early 1900s. Naranasan mo kung ano ang pakiramdam ng taong nakatira sa isang bansa na sumabak sa gera. Natatakot ka araw-araw, pero nakuha mong makasurvive hanggang sa matapos ito. Mas komportable ka nang lumabas. Isang araw, lumabas ka para bumili ng pagkain. Nagpunta ka sa isang bakery at nagulat ka sa nakita mo. Nasa millions at billions na ang halaga ng isang pirasong tinapay. Paano ito nangyari? Tanong mo sa sarili. Ito ang kwento ng Germany pagkatapos nilang matalo sa World War I. Kahit dahan-dahan nang natatalo ang Germany, patuloy pa rin ang pamimigay nila ng propaganda sa mga mamamayan nito na mananalo sila sa gera. Kaya naman, naging kagulat-gulat para sa mga tao ang kanilang biglang pagkatalo. November 11, 1918, tuluyan lang sumuko ang Germany sa mga kalaban nito. Matapos ang 4 na taon na pakikidigma, mahigit kumulang 3 million Germans ang namatay dahil sa gera. 15% nito ay mga lalaki dahil sa isang malakihang pag-aalsa. Napilitan ang German Emperor na si Friedrich Wilhelm II na bumaba sa kanyang pwesto. Siya ang pinakahuling emperador at hari sa kasaysayan ng Germany. Naging republic na ito at hindi na monarchy, kung saan mga hari at reyna ang namumuno sa bansa. Tulad ng sistema natin sa Pilipinas, ang mga tao na ang mamimili ng mga pinuno at dito umupo sa kapangyarihan, ang Weimar Republic. Taong 1919 nang magsimulang mamuno ang Weimar Republic. Dahil sumuko ang Germany sa gera, napilitan silang pumasok sa isang kasunduan, ang Treaty of Versailles. Sinisisi ng mga nanalong bansa tulad ng France at Britain ang Germany sa pagsisimula ng nangyaring gera. At dahil dito, nakasaad sa treaty na kailangang magbayad ng Germany ng halagang 132 billion gold marks o katumbas ng $269 million na ngayon sa mga nanalong bansa bilang reparation sa mga pinsalang na idulot nito sa gera. Dahil kakatalo nga lang ng Germany sa gera, wala silang ganito kalaking halaga at bagsak na din ang kanilang ekonomiya. Para masolusyonan ito, naisipan ng Weimar Republic President na si Friedrich Ebert na mag-print ng pera para masustentuhan ang pangangailangan ng Germany. Dito nagkamali ang Weimar Republic. Dahil sa ginawa nila, nagkaroon ng isang matinding hyperinflation sa buong bansa at mas lumala pa ang ekonomiya nito. Pagdating ng November 1923, ang 42 billion marks ay katumbas na lamang ng isang American centavo. Kung hindi maayos ng Germany ang kanilang ekonomiya, di nila mababayaran ang reparations na nakasaad sa Treaty of Versailles. Kaya naman, pumasok na sa eksena ang US sa pamamagitan ng Dawes Plan na pinamumunuan ni Charles G. Dawes. Nakahiram ng pera ang Germany sa US noong August 16, 1924 upang mabalanse ang kanilang ekonomiya. Siguro nagtatanong kayo, bakit naman ito gagawin ng US? Naawa ba sila sa Germany? Ang bait naman nila? Simple lang, kung mababayaran ng Germany ang reparations sa mga bansang tulad ng Britain at France, makakabayad din ang Britain at France sa kanilang mga inutang mula sa US para sa gera. Sa planong ito, nabigyan ng initial loan na 800 million marks ang Reichsbank. Agad na gumana ang Dawes Plan at ilang taon ding gumanda ang kalagayan ng ekonomiya ng Germany. Sa katunayan, sa bilis ng epekto ng Dawes Plan noong una, natansya nila na sa taong 1929, babalik na sa dati ang ekonomiya ng Germany at mababayaran na nito ang mga reparations na nakasaad sa Treaty of Versailles. Pero hindi ito nangyari. Kahit nakarecover na ng kaunti ang ekonomiya ng Germany, hindi pa rin sila nakabayad ng reparations sa ibang bansa. Kaya naman, noong 1928, may bagong plano na naman na nabuo. The Young Plan. Maganda ang epekto ng Young Plan dahil bumaba sa 121 billion gold marks ang utang ng Germany. Pero tila malas talaga ang Germany sa mga taong yun. Dahil noong 1929, nagsimula ang Great Depression. Ito ang pinakamalalang economic downturn sa kasaysayan ng industrialized world.
Maraming naapektuhan sa Great Depression at isa na dito ang US. Dahil naapektuhan ang ekonomiya ng US, naputol ang pagsuporta nila sa Germany. Bumalik na naman sa dati ang gumagandang ekonomiya ng Germany, pero mas lumala pa ang sitwasyon dahil ang ibang mga bansa na dapat bayaran ng reparations ng Germany ay naapektuhan din ng Great Depression, kaya hinihingi na nila ang bayad ng Germany. Sa mga panahong iyon, nagsisimula na ring umangat ang isang bagong political faction sa bansa, ang National Socialist German Party, o kilala natin ngayon bilang the Nazi Party. Nabuo ito noong 1920 at isa sa kanilang pinaglalaban na isang racially pure na Germany. Natalo man ang party ng 2 milyong boto noong 1932 Reichstag election, patuloy naman ang kanilang pagsikat sa mga tao. Kaya naman, napagpasyahan ng Weimar Republic na magpapasok sa gobyerno ng isang pinuno mula sa Nazi Party upang gawing Reich Chancellor. At siguro ay alam nyo na kung sino ang pinasok nila sa cabinet. Walang iba, kundi si Adolf Hitler. Hindi sila nabahala sa pagpasok ni Hitler dahil mag-isa lang itong miyembro ng Nazi Party sa gobyernong puno ng conservative ministers. Dito nagkamali ang Weimar Republic. Tila minaliit nila ang kakayahan ni Hitler. Sapagkat matapos ang ilang taon, napaalis ni Hitler ang lahat ng opposition sa gobyerno at ngayon ay kontrolado na niya ito at ng kanyang Nazi Party. Sa ilalim ni Hitler, naging mahigpit ang gobyerno ng Germany. Lahat ng hindi sang-ayon sa pamamalakad niya ay pinatahimik. Walang lugar para sa mga kritiko. Kinansela din ni Hitler ang lahat ng payments na dapat nilang gawin para sa napagkasundo ang reparations. Dito mas sumikat si Hitler sa mga mamamayan ng Germany dahil nakita nila ito bilang isang patriotic act. Pero hindi dyan natatapos ang balak ni Hitler. Hindi lang siya tumangging magbayad, balak niyang isawalang bahala ang buong kasunduan. Kaya naman, iisa lang ang layunin niya. Hinawakan niya ang Germany dahil gusto niyang sumabak ulit sa giyera. Dahan-dahan niyang inayos ang bansa ayon sa kanyang pinakaunang priority, ang kilala natin ngayon na World War II. Una nilang tinalakay ang problema ng unemployment. Isa sa mga gimmick ng Nazi Party ay ang pag-iengganyo sa mga binatang magnobyo na magpakasal. Kung ikakasal na ang isang babae, hindi na siya pwedeng isali pa sa lista ng mga taong walang trabaho dahil nakadepende na siya sa kanyang asawa. Agad na nalagasan ang unemployment sa bansa. Kinilala din ni Hitler ang mga part-time workers, forced laborers at mga presong nagtatrabaho sa loob ng selda bilang employed individuals. Para sa paghahanda sa giyera, nagpatayo din ng maraming arms factories ang Nazi Party at maraming Germans ang nagtrabaho dito. Para naman sa ibang natitirang unemployed at kahit yung iba na tumatanggap ng welfare benefits, pinilit silang mag-volunteer sa mga mabibigat na trabaho tulad ng pagsasaka. Mabigat ang kanilang trabaho pero maliit lang ang kanilang mga sweldo. Sa katunayan, mas malaki pa ang maliit na welfare benefits na natatanggap ng iba dati. May ilan naman talagang nabigyan ng totoong trabaho sa pamumuno ng Nazi Party. Pero para lang ito sa mga Germans na hindi Jewish. Ang Jewish people ang pinakanaapektuhan sa pamamalakad ni Hitler. Siguro naman ay marami sa inyo ang alam na yan. May mga negosyo na pagmamay-ari ng mga Jews na kinuha ng gobyerno at ibinigay sa mga non-Jew Germans na tapat sa Nazi Party. Noong 1935, nasa 2 million na lang ang natitirang unemployed sa Germany. Pero kung titignan mo ang mga gimmick na kanilang ginagawa, doble pa ang numerong ito. Patuloy lang ang paggastos ni Hitler upang maging handa ang bansa sa giyera. Lumalaki na ang deficit ng bansa, pero hindi ito pinansin ni Hitler dahil sa isip niya, may babalik lang ang perang ito kapag nanalo na sila sa giyera. Spoil ba natin sa kanya? Noong nauubos na ang kanilang pera, nakaisip ang presidente ng German Central Bank na si Hjalmar Schacht ng isang paraan upang masustentuhan pa ang kanilang mga ginagawa. Nagtayo ng isang limited liability company si Schacht at dito nabuo ang MEFO bills. Sa simpleng pananalita,
Ito ay isang klase ng promissory note na pwede nilang ibigay bilang bayad sa mga manufacturers. Sa pamamagitan nito, patuloy lang silang makakagastos kahit maubusan pa sila ng physical cash. Para siyang government bonds. Lahat ng proyekto ng Nazis ay ginagawa nila para sa kanilang pangunahing layunin, ang magsimula ng panibagong gera at manalo dito. Isa sa malaking proyekto ng Nazi Party ay isang kakaibang highway system na tinatawag na Autobahn Highway System. Iprinisinta nila ito sa mga tao bilang isang modernong highway para madali nang puntahan ng mga tao ang iba't ibang lugar sa Germany. Siyempre, may silbi din ito para sa gera. Plano ni Hitler na sa ilalim ng highways gagalaw ang kanyang mga tangke, isang kakaibang military mobilization system. Mapoprotektahan ng highway ang mga tangke mula sa mga air attacks. Sa huli ay hindi ito natupad dahil hindi kinaya ng kalsada ang bigat ng mga tangke. Maganda ang Autobahn at talagang nakikita sa buong mundo na umasenso na ang Germany. Pero may problema pa rin sila. Marami sa mga tao sa Germany ang hindi maka-afford ng sasakyan upang makamit ito. Kaya naman, nag-isip ng isang programa ang Nazi Party kung saan makakabili ang mga ordinaryong manggagawa ng isang affordable na sasakyan. Dito nabuo ang Volkswagen. Noong naglabas ng isang magandang payment program ang Nazi para makuha ang sasakyan, marami sa mga tao ang naengganyo at nag-invest. Pero katulad ng iba nilang schemes, walang dumating na sasakyan sa mga manggagawa. Mahigit kumulang 340,000 workers ang naglabas ng 110 million marks bilang investment, pero wala silang natanggap na Volkswagen. Siyempre, alam nyo na siguro kung saan ginamit ng gobyerno ang pera. Sa muli, ginamit nila ito para sa paghahanda sa gera. Sikreto silang nagpatayo ng mga pabrika upang mag-manufacture ng mga karagdagang tangke, mga rifles at mga fighter planes. Sa katapusan ng 1935, lumobo na sa 800,000 na sundalo ang German military. Kasali na dito ang lahat ng mga non-Jewish Germans na walang trabaho na kinuha na rin para sa military. Sa nangyaring ito, lumagpas na sa nakasaad na Treaty of Versailles na kailangang 1,000 lang dapat ang miyembro ng military. Noong 1939, sumabak na si Hitler at ang Nazi Party sa gera. Kapansin-pansin ang mabilisang pag-asenso ng Germany mula sa karanasan nito matapos ang World War I. Pero ang hindi alam ng marami, maraming Germans ang hirap. Marami ang pinilit magtrabaho para sa kakarampot na sweldo at maraming Jews ang inabuso at kalaunan, pinatay. Sa panlabas lang na anyo at sa military nito, umasenso ang Germany. Lahat ng ito ay para sa World War II na alam natin ngayon. Natalo sila. Natalo sila sa World War I. Nagkaroon ng malaking economic collapse, nagsimula ng panibagong gera, at natalo ulit. Ito ang ilan sa mga rason kung bakit matagal pa bago matupad ng Germany ang nilagdaan nila sa Treaty of Versailles. Sa kabuuan, umabot sa 92 taon bago pa nabayaran ng Germany ang lahat ng reparations na utang nila sa ibang bansa. Gayunpaman, as of 2020, ang Germany ang may pinakamalaking national economy sa buong Europa at pang-apat sa buong mundo kung nominal GDP ang pag-uusapan. Kung titingnan natin ang mga pinagdaanan ng Germany noong panahon ng mga gera at kung nasaan na sila ngayon, hindi may pagkakaila ang kakaibang tatag na kanilang ipinakita. Ang pagbangon muli, pagkatapos, madapa. Nagustuhan niyo ba ang kwento ng pagbangon ng Germany? Anong masasabi niyo sa ginawa ng Nazi Party? May bago ba kayong natutunan sa video na ito? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.